ibabalik ko na yung mga gamit kasi kung hindi ko binalik at makalat pa dito, mapapagalitan ako. We don't want that. Happy wife, happy life. This is Juancho Trevino again, your rookie husband. At samahan niyo ako today. I'm sure marami sa inyo na nakaka-relate dahil pare-parehas tayo nag-work from home. Kaya ang ginagawa natin, pinapaganda natin yung work from home setup natin. Kaya nagkaroon kami ng idea na itong kwarto na to, katulad ng binanggit ko sa inyo nung last na video na ginawa ko, sinoundproof ko. So I made a couple of acoustic panels to cover the windows para hindi makapasok yung sound from the outside going inside, para syempre ma-lessen yung mga kumakahol na aso, yung mga dumadaan na motor, hindi maririnig kapag nagre-record si Joyce or may mga ka-meeting siya online. These are sound-absorbing foam. So, yun yung tinatawag dyan. At katulad ng in-explain ko sa inyo last time, kaya siya nakakalat dyan. Dahil ang purpose niyan is to bounce sound back to the room para hindi nag-e-echo yung tunog dito sa loob. So, okay lang to. Pero, syempre, mas maganda kung puno yan. Ngayong araw, dadagdagan ko yung sound-absorbing foam dito sa kwarto na to. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan ko ilalagay. Pero we'll first open the package that I got from Lazada. This is relatively cheap. Siguro mga 50 pieces to. I recently just found out. Siyempre kasi kung makikita natin to, siyempre iisipin natin that it prevents sound from going out of the room. Apparently not. Yung sound waves travel just like water. So, kung perfectly sealed yung isang kwarto, halos zero to no chances makalabas ang sound waves sa labas ng kwarto. So, yan siya. So, pwede siyang gawin ganyan lang din, pang added design. So, I actually bought the same one. Medyo napipi siya. Galing yata siya ng ibang bansa. So, ilalagay ko to opposite Joyce's panel. Para kapag nagre-record siya, ina-absorb yung sound. So, buong-buo yung tunog kapag nag-podcast siya or nag-record or kapag nag-meeting. So, kung nagtataka kayo kung paano ba ipipaste to or ilalagay sa pader, ako, I just use double-sided tape. Nalagay ko lang in four sides and syempre in the middle. And then, I will just paste it in the wall. Alright guys, so 50 pieces of this. Gawin na natin. Let's go! Okay! Game na! Ilalagay na natin tong foam sound-absorbing panels dito sa pader na ito before I fully immerse myself in putting this wall together. Hindi ako expert, okay, sa pag-sound engineer or sa paglagay ng mga panels na ito. I am just a learning husband trying to make a good workplace for my wife so that she can record in peace and produce good quality podcasts. So that's my that's my why. Bago natapos ang taon, natapos ko na rin ang matagal ko nang pinapromise kay Joyce to make this whole room a studio where we can create content and work from home ng maganda yung quality. So it's done. Ayan lang mga kakumpare. Ayan ang ginawa ko for today. I put a soundproofing panel here at Joyce's studio and in my office as well. Sana makatulong siya sa sound quality inside this room. And kapag may natutunan kayo, please do feel free to tag me or follow this website where you're watching this video. And don't forget to comment, to like, and to share. Once again, this is Juancho Trevino. Paalam!